Okay, good afternoon guys. Last meeting, nag-stop po tayo doon sa discussion about the factors that affect the system's project, kung bakit naiiba minsan yung mga plano, okay, dahil ito sa mga internal and external factors na meron tayo sa company, okay, or sa society natin. So it might be a change from the request of the internal factors or from the external factors na tayo ang susunod dahil syempre hindi naman po yan ano nakakapagdikta sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Okay. So when it comes to ano systems project, meron nga tayong ano yung document na kailangan before tayo mag-start ng planning process. Okay, sabi ko nga meron tayong systems request. So a systems request po guys is the yung kumbaga formal way of asking IT support, and ang laman po kasi ng ano ng isang system request or yung form nila is nakadikta doon kung ano ang gagawin, sino yung involved, kailan kailangan yung project, is it necessary na ba na gawin na agad or ASAP or hindi pa. Okay, so the systems request form in streamlines the process and ensures consistency doon sa napag-usapan. Okay. Sabi nga natin ang request ng mga users minsan ng isang system is dapat okay. Okay, wait lang. Nakalock yung meeting nila ko na eh kasi ano. Okay. Okay, let's just wait for Miss Baswell. Okay, so it ensures consistency doon sa request ng user dahil baka mamaya pabago-bago ng isip yung nagre-request ng isang system na ma-implement sa kanyang office or department. Okay. Yung request form is like parang ano yan, parang agreement, okay? Nakalagay po doon kung ano, kung ano yung request, sino yung gagamit lang, okay? Ano yung features lang na gusto nilang makita doon sa system. So kapag nagbago yung isip nila, okay, the request form will be the basis na sasabihin ng developer or you as the systems analyst and designer na ay ang request nyo lang ganito. Okay, so ang pinasa ko lang sa IT department, yung programmer natin is ganyan lang yung mangyayari. So dapat nilinaw nyo ng mabuti doon sa request form. Okay, so parang ano yan, parang yung tawag nila doon, get out of jail card, sabi nila. Okay, hindi ikaw yung masisisi. Another na meron dapat sa ano sa system request form is it must be easy to understand and use dahil syempre kung yung request ay masyadong komplikado yung gustong mangyari or hindi naman po maintindihan agad yung request kung ano ba talaga ang gustong ipagawa na software sa inyo, okay, ng isang department na ipapasa mo rin sa mga programmer, okay. Kapag hindi 'yon malinaw, expect mo na yung output is hindi rin naman po ganun kaganda, okay? Okay. It must also include clear instructions, of course, yun na rin po 'yon. And it must include enough space for all required information such as the description, the functions na kailangang makita doon sa software or system na ano, okay, the process kung paano ba magfo-flow yung isang trabaho ng isang worker with the usage of the system, and it must also indicate what supporting documents are needed, okay, for every transaction or what. Okay. So, ang example po ng isang systems request form ay tulad na lang po nung nasa ating screen.
Okay. Nakalagay po dito na meron tayo ng title na Request for Information System Services. Okay. So, indicated po na ito ay isang official document na nagre-request ng service for the IS itself. Okay. Nandiyan din kung kailan sila nag-request, sino ang nag-request, sang department siya, and other naman po na supporting facts about the request itself. Nakalagay din po dito kung anong klaseng request yung gusto nila ipagawa. It might be a correction, a system enhancement, or magpapagawa ng bagong system. Okay? So, kanino ipapasa ito sa'yo as the systems analyst? Okay? Kasi ikaw, nagigets mo kung paano sila nag-work. Okay? Doon mo ibabase kung yung request ba nila is meron bang katuturan or meron bang silbi doon sa kanilang trabaho. Okay? Pag okay, then papasa mo na yan sa programmer. Okay? So, request ni ganito, gawa ka daw ng isang system or baguhin mo daw yung system nila. Okay? Or may error doon sa system nila or merong problem, pakiayos na lang. Okay, so, yung mga yun, depende po yung action mo based on the urgency rin. So, kailangan din, nandun din po sa request form yung urgency kung kailan mo kailangan. Yan. So, yun na po yung clear instructions. Tapos, kung hindi po kasi dito yung urgency, baka puro follow-up yun pala, hindi naman kailangan. Okay. May mas importante pa palang dapat mong ayusin, okay, na systems request kaysa doon sa nagre-request ng hindi naman masyadong kailangan, okay? So ito rin naman po yung enough space, sabi ko nga, okay, nandiyan po yung mga other descriptions or yung process, ina-explain nila kung anong mangyayari. So, mostly nagagamit po ito kapag meron po tayo ng ito yung error at new system. Okay, pag new system pero mostly masyadong madaming description yung mangyayari kaya additional documents na lang yung ina-attach nila. Okay, so nilalagay po nila dito like kunwari pag correction or system error, talaga if I every time I click the button located at this module, it gives me the error of this king kanto. Please fix kanto na lang. Oh. Okay? Tapos, syempre, hindi naman porke nag-request kayo, sa-approve na agad. Okay? May mga times na nire-reject nila or binabago nila ng konti dahil yung iyong request ay hindi naman po feasible para sa company. Okay? But otherwise, meron din naman pong approved na status sa mga requests. Okay? So, ang nag-approve po is yung systems analyst. Okay? So, ikaw po yun as the spokesperson ng IT department or the software engineering department. Okay? Kasi, syempre, ikaw yung may alam about the operations, ikaw din yung may alam about the contact doon sa mga taong pwedeng gumawa na ng system or magbago na ng system. Yung mga IT natin. Okay? So, pag ina-approve nila, ba't kasi late pumasok yung mga to? Tayo lang natin si ano. Okay, nilalak ko po yung meeting para hindi po natin
Hindi po natin ma-experience yung labas-pasok sa ating klase. Okay? Lalabas tapos papasok kapag attendance na or what. Okay? So, yan. Next meeting, ano, aga na lang po kayong umaten or what. Okay, so next po na discussion natin was the ano, user. Okay? So, assign to IT contact person and sino yung kausap mo as the ano o yung parang taga testing later on kapag approve. Okay, kapag nabago man yung urgency code natin, okay, or yung urgency natin, like sinabi nila diyan immediate action needed, okay, so nilalagay nila doon is 5 or 4, okay, depende na lang kung gaano ka lala yung sitwasyon. Pero kapag hindi naman ganun ka kagrabe yung impact nung pagpapabaya muna natin ng approved systems request, then it might be a 1 or 2, ganun lang. Okay. Pero ang naglalagay po nito is hindi lang si systems analyst, kundi pati na rin po ang ating mga yung executives, dahil depende po kasi kung may approval na ng mga boss kung kailangan na ba talagang baguhin ang isang system or i-correct ang isang system dahil sa isang error. Okay? So, nasa ano pa rin yan? Nasa decision kung decision ng mga managers or yung mga executives kung kailangan na ba nila talagang pagtuunan ng pansin ng isang bagay. Okay? Otherwise, kung hindi naman po direct na-approve yung request, they might modify the request depende kung gaano yung kakayanan ng company or yung kanyang technical feasibility, economic feasibility, or operational feasibility. Okay? So, maaaring baguhin nila yung plano mo. Okay? It might be a better version of the request or a portion lang nung request ang i-approve nila. Pero syempre, pag minodify nila, approve pa rin yan. Okay? Otherwise, kung hindi man nabago, hindi man na na-approvehan, syempre, expect mo na rejected po yon. And then, syempre, ilalagay po nila yung mga attached notes or statement kung bakit nila binago or ni-reject yung request. Okay? So, nangyayari din po itong systems request, hindi lang po doon sa ano, sa pag magpapagawa ng bagong software or what, hindi. Okay? Pwede rin naman po natin itong ma-encounter lalong-lalo na kapag sa audit. Okay? Makikita natin na meron tayo nung information systems request sa audit dahil nagpapabili daw sila ng bagong mga equipments. Okay? So, it might be a system enhancement, okay, kasi mag-upgrade daw ng mga ano, mga computers or mga devices dahil sira na or hindi na gumagana. Okay, meron din naman yung times na mag-upgrade sila dahil hindi na kaya ng machines nila or yung equipments nila yung bagong version na ginagamit nilang software. Okay, so they might approve that. Okay, kasi pagbili lang naman yun eh. Kung ikaw si audit, okay, ang gagawin mo lang naman is check mo lang kung meron nga talagang risk doon sa ano, sa na-encounter nilang operation kung bakit sila nagre-request. Okay, so they might approve that or they might modify that, depende na lang kung anong kakayanan ng company. Okay, so sabi ko nga, modify nila kapag hindi masyadong kaya ng budget o merong problema pagdating sa ano, financial capability ng company. Okay, so babaguhin nila yan. Okay, so this systems request form will be given to you. Okay, depende kung ano man yung request nila. And meron ka rin kasama na ano, or magiging parte ng pag-decide doon. Okay? Yung pag-evaluate ng systems request po is ginagawa ng tinatawag natin na Systems Review Committee or Computer Resources Committee. Okay? So, ang trabaho po nila is they evaluate the request, they set the priorities, and assess the feasibility of the request itself. Okay? Kasi baka hindi naman po
kaya ng company or sa, kung tawagin nila ay suntok sa buwan yung request nila, di ba? Okay. So, pagdating po kasi sa usaping feasibility study, okay, ang purpose po talaga ng isang feasibility study is to determine quickly at a minimum expense if the problem can be solved. Okay. So, ito po ay parang pag brainstorm kung kaya ba talaga yung solusyunan ng isang problema. Okay. So meron tayong iba't ibang klaseng solusyon, pero syempre nag-decide tayo, depende na lang kung anong klaseng approach ang gagawin natin. Okay. May times po kasi guys na okay, maganda yung solusyon pero hindi kaya ng company dahil medyo may kamahalan yung solusyon na yon. So we tend to go to generic na solutions, okay? Just like sa gamot na rin. Okay? Pag hindi natin kaya na bilhin or hindi accessible sa atin yung gamot or hindi pwede sa atin yung gamot, we tend to get some alternatives na gamot dun sa solution sa ating sakit. Okay. So, pagdating sa feasibility study kasi, meron tayong tatlong klase. Unahin na lang natin yung operational feasibility. Sabi dyan, a system that has operational feasibility is one that will be used effectively after it has been developed. Ibig sabihin, ito pong feasibility na to is tinitignan natin kung meron bang kakayanan na gagamit or paggamit yung mga tao natin doon sa i-implement na sistema. Okay? Gagawin ba nila? Susundin ba nila? Alam ba nila yung gagawin nila kapag na-implement na yan? Kasi baka mamaya naglagay ka ng equipment dyan tapos hindi rin naman nila alam paano gamitin, magiging useless lang po yung ating system. Okay. So, mostly na ginagawa nila sa operational feasibility is they tend to check the employees if they have the skills para gamitin yon. Okay. Let's say, ikaw ay may-ari ng isang factory. Ayan. Sabihin natin, paggawaan ng kotse. Okay. Bumili ka ng isang machinery that cuts metal with computer-aided engineering. Ayan. So, yung mga yung parang computerized na yung magka-cut ng metal, hindi na kailangan ng lagare or what. Meron ng yung ipoprogram mo na lang yung machine na pupunta sa ganitong part yung lagare. Meron na siyang tinantya na na sukat or what. So, yung po natin, yung machine na yun is gagana lang pag meron tayong empleyado na alam kung paano siya pagganahin. Okay. Ngayon, kung wala tayong empleyadong ganun, then the operational feasibility on that plan itself na bibili tayo ng ganun will be useless na. Kasi syempre, bumili ka ng makinarya na ipoprogram mo na lang yung machine para siya na ang mag-cut ng mga bakal-bakal, okay, para gumawa ng kotse. Yun pala, wala kang tao na alam mag-program ng machine na yun or mag-operate ng machine na yun. So, useless, di ba? Para kang bumili ng kotse na hindi mo rin naman alam i-drive. Okay. So, ayun po. Yun po yung operational feasibility kapag may gagamit. Meron din tayong tinatawag na technical feasibility. Okay. So, a system's request has technical feasibility if the organization has the resources to develop, purchase, install, and operate the system. So, parang meron din po itong touch ng operational feasibility, pero dito is more on the creation side noong ating plano. Okay. So, may times po kasi na meron tayong mga imaginations or ideas about improvements or innovations sa mga bagay-bagay sa araw-araw na buhay natin, pero non-existing pa rin yung technology. Okay. Let's say, ngayon, we are currently having our class online via audio and video conference
software, okay? Pero merong mga nagbabalak na what if meron tayong hologram, okay? Na sa classroom is para na rin tayo nagkaklase kasi nandun na yung hologram natin. We tend to interact with objects na rin doon sa classroom dahil syempre parang ano, parang nandun na rin po tayo, okay? Parang anong tawag nila doon, yung virtual reality kumbaga. Okay. Pero may part doon na hindi pa kayang gawin. Okay? Dahil syempre it might be non-existing pa yung technology na yon, wala pa, hindi pa naiimbento. Meron din yung time na hindi natin magawa yon dahil wala tayong kakayanan, yung resources para i-develop yon. Okay, wala tayong mga taga-install ng ganong device, wala tayong mga enough technical manpower para pagganahin yung mga ganong klaseng device. Okay? So, ito po yun, yung technical feasibility, kung kaya bang panindigan yung paggamit dun sa device or kung meron man yung device na yon. Okay. So, besides the operational feasibility and then the technical feasibility, ang pinaka nagiging basihan din minsan kapag meron tayong mga plans or requests na gagawan natin ng plan ay yung tinatawag na economic feasibility. Okay. So, this feasibility is available if the projected benefits of the proposed systems outweigh the estimated cost involved in acquiring, installing, and operating it. Ibig sabihin, meron bang kakayanan financially? Okay? At yung project ba ay meron tayong tinatawag na mas mataas yung benefit niya kaysa doon sa cost. Okay? Kasi kapag simple-simple lang naman yung system, okay? Or yung plano mo para doon sa business at gagastos ng pagkalaki-laki yung business, magiging useless din lang pala siya. Okay? Aksaya lang po yun ng resources natin. Okay? Kaya nga meron tayo ng mga ano eh, mga committee before nila i-approve dahil baka mamaya yung proposal is maganda siya pero mahal. Okay? At yung benefit is hindi naman in-outweigh yung cost. Okay? Just like ano yung nangyari, hindi ko lang ano, hindi ko lang sure sa lahat ng lugar, pero let's say yung kalsada na lang. Ayan. Gumastos ang DPWH natin, okay, na kinuha sa gobyerno ng pagkalaki-laking pera para yung road widening, sabi nila. From 2 lanes into 4 lanes with sidewalk and drainage. Okay. So, malaking pera yon. Pero ang inisip nilang benefit doon is luluwag daw yung kalsada, thus mas magiging okay ang flow ng traffic, at the same time hindi rin naman po risky para sa mga pedestrians natin ang maglakad sa gilid ng kalsada dahil meron silang sidewalk, at hindi rin naman binabaha yung kalsada kasi merong sariling drainage system yung kalsada natin. Okay. But what happened? Okay. Yung cost na ginastos doon is hindi rin naman nagagamit totally doon sa kanyang purpose. Okay. Meron nga tayong 4 lanes pero yung outer lane merong mga nakaparadang sasakyan. May mga puno na hindi ni-relocate. Okay, may mga poste ng kuryente na nandun sa gitna ng kalsada yon. So, syempre, hindi magamit yung kalsada. Yun naman pong mga sidewalk, merong mga bangketa ng nagtitinda or what, hindi rin madaanan ng mga tao. Okay? Yung mga tao naman, dumadaan na lang doon sa yung drainage. Okay? At ang nangyayari is since doon sila dumadaan,
Nagtatapon-tapon sila ng basura, bumabara yung drain, ay bumabara yun sa drainage system natin. Nawawala na rin yung purpose ng drainage. Okay. So, because of that is naging useless. Okay. Sa ibang lugar ha, hindi naman lahat sabi ko. Okay. So, kapag nag-propose tayo dapat, dapat malinaw. Okay? Malinaw yung ano, yung magiging kalalabasan, kasi kung gagastos ka rin lang naman tapos yung magiging benefit mo is almost the same dun sa dati, wag na lang, di ba? Okay. Yung 4 lanes nga natin ngayon, 2 lanes lang eh. Okay. Kasi hindi rin nagagamit yung outer lane. Okay. Nagsisiksikan pa rin yung mga sasakyan doon sa gitna or doon sa inner lane na dalawa dahil hindi rin nila magamit totally yung nasa gilid. Okay. Either may nakapark or nagka-counterflow or may poste or what. Okay. Minsan pa nga may bahay doon eh. Okay. Ewan ko lang kung bakit mayroong tumubong mga ganun ulit dahil tinanggal na yun nung mga nag-road widening sila. Okay. So anyways, when it comes to ano, this feasibility, laging ito yung nagiging primary basis kung i-approve nila o hindi. Okay. So, pagdating sa usaping benefits, guys, meron tayo ng mga tangible and intangible. Okay. Pag sinabing tangible benefits, is ito po yung nahahawakan. Okay. So, it might be a resources, equipment, pera, or what. Okay. Pero bakit nasabi dito na time save? Okay. Tangible ba ang time? Actually, hindi naman siya tangible, pero you can do other things with enough time. Okay. So, sabi nga nila, kapag efficient ang isang worker, okay, pag marami pa siyang time, hindi siya tutunganga lang doon. Okay. Gagawa pa siya ng mas marami pang output. Okay. Kapag nakagawa siya ng mas maraming output, that output will be the tangible benefit itself. Okay. Imagine nyo na lang kapag meron tayong empleyado na hirap sa work dahil mahirap yung process ng system na ginagawa niya. Okay. Yung output or yung document na kaya niyang i-produce is konti compared doon sa taong efficient siya dahil nagagamit niya yung power ng technology or ng isang system na pulido ang pagkakagawa. Okay. So, this will increase the speed of processing, the getting information on a more timely basis dahil doon sa mga equipments natin, sa connectivity natin. And we can take advantage of the computer's calculating power. Okay. So, hindi lang po design yung mga devices natin doon. Talagang meron tayong nakukuhang output agad, di ba? Okay. And it can lower the amount of employee time to update specific tasks, thus providing more output. Okay, so tangible yung output na pinag-uusapan natin. Yung intangible naman po is this is the benefit that is difficult to measure but are important. Ay nakukuha natin. Okay, tulad na lang ng improved decision making, may didaba dapat ito eh. Okay, enhanced accuracy. Okay. More competitive in customer satisfaction. Okay, yung customer satisfaction, that is the intangible benefit kasi hindi mo na nahawakan kung satisfied bang customer. Okay, and increased job satisfaction. The same din sa ating mga employees. Okay, so those are intangible benefit. Okay, parang kayo din. Kunwari, binigyan kayo ng homeschooling package. Nandyan yung computer, nandyan yung devices ninyo, the conference tools, the headset, the mic, the webcam. Those are all tangible. Magagamit mo yun. And you can improve your productivity with those kinds of equipment. Ang intangible benefit mo is yung productivity mo, yung satisfaction mo hindi ka nahirapan or satisfaction mo na okay, meron akong ano device na ginagamit, okay, hindi ako mahirapan na hihiram na lang ako ng cellphone ng ibang tao para lang maka-attend ng klase, okay? So kahit gaano ka late yan, as long as you perform your part,
makukuha mo pa rin yung benefit doon. Okay, ang ano lang doon, ang measurement lang is gaano kalaki yung benefit. Okay. So the criteria used to evaluate the system's request, as per said doon sa mga nabanggit natin kanina, is syempre reduce cost, increase revenue, produce more information or better results, sabi ko nga, and serve customers and the organization better, yung satisfaction nila. And it is reasonable time frame and lasting results, dahil syempre kung maganda po ang kalalabasan ng request, then wala tayong problema pagdating sa ano, sa paggamit nun. Okay? And then resources available is ay criteria din, dahil baka hindi rin natin kayang buuin ang isang system dahil wala tayong mga IT personnels, wala tayong mga engineers, wala tayong technical persons. Okay. Or pera. Yan. So resources din, pera din 'yon. Pera and time. Okay. So pagdating po sa pag-approve, meron tayong dalawang klaseng project. Meron tayong discretionary and non-discretionary. Mostly lang mga nasa discretionary is yung mga optional na project. Minsan kinakancel nila, minsan minomodify nila. Okay? So the these are projects where the management has a choice in implementing them. Okay? Meaning hindi naman ito kailangan talaga, okay, or hindi pa naman kailangan, okay, kaya pwede pa nating pag-usapan, kumbaga. Pero kapag nakasalalay na po doon ang mga, let's say, survival of the company, okay, kailangan gawin ng company para mag-survive siya or else mahuhuli siya sa market or ni-require ng isang external factor like the government na kailangan sumunod sa ganito, that is a non-discretionary project. Kasi yung mga yon, no choice kundi sumunod na lang sila sa pagbabago. Okay. So when it comes to ano guys, the preliminary investigation, ito naman po yung pag-uusapan natin by next meeting. So short lang naman po yung discussion natin ngayon. These are all about the systems project and yung decision making doon sa project na yon. Pero itong part na to will be discussed by next meeting, kasi ang pag-usapan na po natin dito is kung para saan ba ang preliminary investigation, and this will be the output for the phase 1. Okay? So, yan po. Medyo mahaba-haba yan. Okay? So, dito na po muna mag-i-end yung ating discussion about the systems request, the ano ba yung mga feasibility study na ginagawa before sila mag-approve ng systems request, and kung ano yung mga klase ng benefit and pag-approve, kung ano bang klase ng project ito, is it non-discretionary or discretionary. Okay, so I hope you learned something po sa discussion nating araw ngayon. Okay, stop ko na po yung recording.